Bilang isang Pilipino, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng Pilipinas? May sagot ka ba, kapatid? Hindi pwedeng puro gobyerno lang ang kikilos para isulong ang kaunlaran ng ating bansa. Dapat bilang mamamayan sa Pilipinas, may pakialam din tayo sa nangyayari sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga magagawa mo para makatulong sa ating bansa. Gobyerno talaga may kasalanan eh. Baha na naman! Hindi naman kasi inayos ang drainage system natin. Ang gulo dito sa Pilipinas. Nakakatakot na lumabas. Ay, sa MRT na lang may forever. Ito kadalasan ang naririnig o nasasabi natin these days. Oh boy! Buruin mo nga naman kasi. Kaga-aga, parang ang dami natin nakikitang mali sa ating bansa na nagiging ugat ng pagkadismaya. Pero, niminsan ba, sa gitna ng init ng ulo, inaisip ba natin na baka mayroon tayong nakontribute dati na nagresulta sa kalagayan ng bansa ngayon? Natanong ba natin sa sarili natin kung tayo ba ay may nagawa na para makatulong sa ating bayan? O di kaya'y anong pwede natin pang maitulong para maging kabilang tayo sa tunay na pagbabago? Ano nga ba ang mga simpleng bagay na pwede nating magawa? Ang ating mga pabansang bayani ay nakipaglaban ng buong tapang at walang pag-iimbot upang gawing mas magandang lugar ang ating bansa para sa lahat ng Pilipino. Tandaan na igalang at parangalan sila sa anumang paraan na magagawa mo. Huwag magadala, kapatid. Hindi mo kailangang ibuhos ang iyong dugo tulad ng ginawa nila para lang magawa ito. Ang kailangan lang ay magpakita tayo ng pagmamahal para sa ating mahal na bansa. Upang matulungan ka, narito ang ilang simpleng bagay na maaari mong gawin. Number 1, gamitin ng tama ang iyong buto. Ang iyong boses ay mahalaga. Maring hindi mo alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng iyong boses. Mahalagang ipahayag ang iyong pagpipilian at ipaglaban kung ano ang iyong pinaniniwala. Hindi mo kailangang lumahok sa mga rani o iba pang pagalaw. Ngunit, siguraduhin gawin ang lahat ng kinakailangan upang iparinig ang iyong boses tulad ng pagboto. Tandaan na bilang isang mamamayang Pilipino, may kapangyarihan tayong pumili. Pumili ng isang pinuno na magpapaganda ng bansang ito. Kaya, huwag sayangin. Mabuti na lang at majority ng Pilipino ay ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kahit papano, ay panatag na ang ating loob na hindi masasayang ng 6 na taong iupo niya sa pwesto. Number 2, sumunod sa batas. Ang batas ay dapat makapaghatid ng kapayapaan at pagkakaisa sa isang bansa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan. Sumunod sa batas at sundin kahit ang pinakasimpleng tuntunin at regulasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Number 3, magpakita ng mabuting halimbawa sa iba, lalo na sa mga bata. Minsang sinabi ng ating pabansang bayani na ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Ngunit pagkagayon pa man, tila madali silang maimpluwensya ng anumang bagay, mabuti man o masama. Kaya naman, bilang isang nasa hustong gula, dapat kang magpakita ng magandang halimbawa upang simulan silang hubugin upang maging mabuting mamamayan habang sila ay bata pa. Isa ka sa mga tinitingala nila, kaya malaki ang epekto ng iyong mga kilos at pananalita sa paghubog ng kanilang pagkatao at ugali.
Number 4. Suportahan ang mga lokal na produkto at sining. Ang mga Pilipino ay mga world-class na artist at crafter. Kaya, hindi mahirap para sa iyo na suportahan ang kanilang mga likha. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa mga lokal nating mga kababayan na kumikita ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit, nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng ating ekonomiya. Suportahan sila sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na lokal na gawa at gayon din mga souvenir o specialty ng katutubok kapag naglalakbay ka. Maaari mo ring ugaling manood ng mga Pilipino indie movies sa mga sinehan, hindi sa internet. O kahit makinig ng OPM, huwag bumili ng mga pirated na kopya. Number 5. Maglakad o sumakay ng mga pampublikong sasakyan. Naiintindihan namin, kapatid, kung gaano kaginhawa kapag nagmamaneho ka ng sarili mong sasakyan papunta sa trabaho o paaralan. Ngunit, ang mga pribadong sasakyan ay nagpapalala ng trapiko. Matipid na maglakad lamang o gumamit ng pampublikong transportasyon upang makarating sa isang lugar patungo sa isa pa. Magtiwala ka sa akin, kapatid, kapag sinabi namin na ito ay kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ng bansa at sa iyong pisikal na kalusugan. Kung hindi rin naman ganong kalayo at kaya namang lakarin ang lugar na pupuntahan mo, ay mabuti nang lakarin na lang ito kesa imaniho pa gamit ang iyong forks. Number 6. Isabuhay ang pagiging makabayan. Ang pagiging makabayan ay tungkol sa pagmamahal sa iyong bansa na hindi dapat maging mahirap para sa iyo. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Hindi dapat mahirap para sa iyo na ipagmalaki ang ating likas na yaman, mayamang kultura at kasaysayan. Hindi pabanggitin ang ilang nakakabighaning mga tourist spots na literal na langit sa lupa. Gayon din, ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging napaka-hospitable at matulungin na nagpapabalik sa mga bisita sa buong mundo. Napakaraming bagay tungkol sa Pilipinas na maaari mong ipagmalaki, palagahan at mahali. Number 7. Magbayad ng buwis. Ang buwis ang siyang nagiging pondo ng bansa para ma-improve kung anong meron tayo tulad ng karagdagang ospital, tren, drainage system o kaayusan ng daan. Siguraduhin nating ginagampanan natin ang ating tungkulin na magbayad ng buwis dahil ito ang isa sa paraan para maisaayos ang ating bansa. Mga minamahal kong kapatid, ilan lamang yan sa mga bagay na maaari mong gawin upang makatulong sa ating mahal na bansa.